This is very important fact. Hindi importante kung gaano kalaki ang kinikita mo para mag-save ka. Ang importante, meron kang tamang attitude tungkol sa pag-save para makaipon ka. Hi guys, this is Lester Pimentel at welcome to my vlog. Direk Lester, Survive and Thrive. Dito sa vlog na to, nagbibigay ako ng mga business tips at motivational tips para sa ikasasagana ng inyong negosyo, ikauunlad ng inyong buhay. So, today, ang pag-uusapan natin ay ang savings or pag-iipon ng pera. Doon sa mga nakaraang vlogs ko, ang mga tips o advice na mga binigay ko ay kung paano gumawa ng business or paano kumita ng pera. So, sa educational system natin, tinuturuan nila tayo kung paano magkaroon ng profession, paano magtrabaho, sa madaling salita, paano kumita ng pera. Pero ang educational system natin dito, hindi tayo tinuturuan kung paano mag-ipon ng pera at paano i-manage ang pera natin. So karanasan, ang mga tao, magaling silang kumita ng pera, pero pag dumating na yung pera sa kanila, maraming tao hindi nila alam kung ano ang gagawin nila, paano nila i-manage yung pera nila, at paano sila mag-iipon. So today, ang didiscuss ko sa inyo ay ang pinaka-importanting skill set na paano mag-ipon ng pera. This is very important fact. Hindi importante kung gaano kalaki ang kinikita mo para mag-save ka. Ang importante, meron kang tamang attitude tungkol sa pag-save para makaipon ka. Kasi kung titingnan mo, napakaraming tao dyan, nung maliit pa ang kinikita nila, wala silang naiipon. At nung lumaki na ang pera nila at nung lumaki na ang kinikita nila, wala pa rin silang naiipon. And they always end up broke o walang pera. Pinakamagandang example niyan, kung titingnan mo yung ibang mga superstar athlete like mga NBA, napakaraming NBA players, they were broke. They don't have money when they were young. Pero dahil sa galing nila sa pagbabasketball, pagdating nila sa NBA, kumita sila ng mga million-dollar contract. Pero after their career, they still end up broke. Diba? Naririnig yung mga story na yan. Marami rin mga celebrity, mga artista galing sa hirap. Nung artista sila, ang yaman nila, ang sagana ng buhay nila, pero meron silang maling pagka-handle ng pera at pagkatapos ng career nila, nung nalaos na sila, ano ang kinahinatnan nila? Wala pa rin silang pera at they are all back to being broke. Maririnig nyo rin yung mga kwento ng mga nanalo sa lotto. Diba? Mahirap sila, bigla silang naging one day millionaire, pero dahil nga hindi sila well-educated pagdating sa mga money matters, so hindi nagtatagal, nauubos nila yung mga napanalunan nila, and they all end up broke. Marami kasi sa mga tao, hindi nila alam kung paano i-handle ang pera, at kung iisipin mo, ang pera kahit na gaano karami yan, madali lang ubusin yan. So ikikwento ko sa inyo, ano ba ang attitude ng taong may mali sa pag-iisip tungkol sa pera? Una, wala siyang malinaw na savings goal. Okay? Pag wala kang malinaw na savings goal, ibig sabihin wala kang pinag-iipunan na target. At kung wala ka rin pinag-iipunan na target, wala ka rin malinaw na life goal. Okay? Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Pangarap, kung wala kang malinaw at magandang pangarap para sa sarili mo, malamang wala ka rin malinaw na savings goal. Tandaan natin, ang life goal, kailangan may kaakibat na savings goal. Kasi karamihan sa mga kailangan natin sa buhay ay may katapat na pera. Okay? So, savings goal and life goal, dapat magkadikit yan. So, ano ang nangyayari sa isang tao na walang malinaw na savings goal at life goal? Mali ang mindset. So, ano nangyayari? Pag kumita sila ng pera, ang dali nilang igastos yan. So, kung ano man ang makita nila, pakiramdam nila, mura lang. For example, kumita ka ng 13th month pay or Christmas bonus, ilagay na lang natin sa 20,000 na bonus na makukuha mo. Para sa'yo, pagbibili ka ng bagong cellphone worth 6,000, feeling mo mura lang kasi 20,000 yung pera mo, may matitirak pang 14,000. So, kung feeling niya, gusto niyang bumili ng bagong sapatos worth 3,000, kayang-kayang bilhin kasi nga marami pa ring sukli. Bili ng bagong cellphone case, manglibre, magpainom, magpautang at kung ano-ano pa. Dahil nga walang malinaw na savings goal,
this money are so easy to spend. So, ang nangyayari, before they know it, ubus na yung pera nila. At pag ubus na yung pera nila, tatanungin mo sila, saan napunta yung pera mo? Ang lagi nga nilang sinasagot, hindi ko nga rin alam saan napunta eh, pero wala na akong pera eh. Diba? So, yun ang typical example na taong may maling mindset pagdating sa pera. If you have a wrong mindset, you develop wrong habit. Anong ibig sabihin ng wrong habit? Maling pag-uugali. Maling pag-uugali tungkol sa pera. Kasi pag nakasanayan mo ng gumastos ng gumastos ng gumastos, magiging habit mo siya. Automatic yan. Basta pasok pera, gastos pera hanggang maubos. And it becomes your habit. Ganun na nangyayari sa mga taong mali ang paghahawak ng pera. Kasi hanggat merong may ipapasok, hanggang may natitira sa bulsa nila, uubusin nila yan. Parang addiction, parang kahit na ayaw na nilang gumastos, hindi na nila mapigilan yung sarili nila. Kasi yan yung ugali nila eh. Ubusan ng pera talaga sa gastusan. Again, wrong mindset develops wrong habit. So, itong pinaka-importanting mali na nagagawa ng tao. Yung tinatawag na konsepto ng comfort zone. Ano ba ibig sabihin ng comfort zone? Mga nakasanayan mo. Okay? So, yung mga taong may maling money mindset, mayroon din silang maling money habits, and they have this wrong comfort zone. So, mga maling nakasanayan. Ganito ko siya ipapaliwanag. Ang isang tao, normal kasi tayo na lagi tayong babalik sa nakasanayan natin. Normal sa isang human being, laging bumalik sa kanyang comfort zone. Minsan, ang mga taong may maling pananaw sa pera, ang comfort zone nila, broke. Doon sila nasanay. Sanay silang walang pera. At doon sila komportable. Kaya nga ang tawag comfort zone eh. So, anong nangyayari pag nagkakaroon sila ng pera? Guess what? Whether you believe it or not, kung marami silang pera, hindi sila komportable doon sa sitwasyon na yun. Kasi hindi yun yung comfort zone nila, maraming pera eh. At hulaan mo, pagka hindi siya komportable dahil marami siyang pera, ano ang gagawin niya? Yung human nature niya. Uubusin niya yung pera, gagastusin niya yung pera, hanggang bumalik na naman siya doon sa comfort zone niya na broke o walang pera. And that's the concept of wrong comfort zone. So malinaw, nai-discuss ko sa inyo yung maling mindset, maling habit, at maling comfort zone. So moving on, ituturo ko naman sa inyo paano ang tamang mindset. So in saving money, kailangan meron kang tamang mindset. At paano ba magkaroon ng tamang mindset? So, ang importante, magkaroon ka ng savings goal. At yung savings goal na yan, gaya ng sinabi ko kanina, importante na konektado yan sa life goals mo. So, importante, isipin mo, ano ang gusto mong magkaroon? At iset mo yon. For example, importante, gusto mong magkaroon ng sarili mong negosyo? Kailangan mo mag-ipon para sa iyong puhunan. Gusto mong magkaroon ng mas magandang tirahan? I-renovate yung bahay nyo? Ipagawa? Kailangan mong mag-ipon ng pera pagpapagawa. Or gusto mong magkaroon ng sasakyan pang pasok, motor o kotse, kailangan mong mag-ipon ng pera. Gusto mong pag-aralin ng mga anak mo sa mas magandang eskwelahan para magkaroon sila ng mas magandang future, kailangan mong pag-ipunan ang mga educational funds nila. So kung meron kang magandang life goal, magkakaroon ka rin siyempre ng magandang savings goal. At yan ang tatargetin mo, yung mas magandang kinabukasan nyo. Kasi for example, gaya na sinabi ko, yung 20,000 na pumasok sa'yo, nandyan na. Pakiramdam mo, yung 20,000 na yan, kulang pa yan sa perang kakailanganin mo para ma-reach yung mas malaking goal mo. Siyempre, 20,000 is not enough to start a business yet. For example, gusto mong business is 200,000. So, pag pumasok ang 20,000, kulang yan. So, pumasok ang 20,000, for example, gusto mong bumili ng kotse, natural, kulang yan. Kasi may paglalaanan ka na mas importante sa buhay. Or that 20,000 is not even enough to fund your children's educational future. So, anong gagawin mo? Igagastos mo ba siya? Kagaya ng sinabi ko kanina na may taong may maling mindset. Siyempre, hindi mo gagastosin yan. Ang gagawin mo dyan, itatago mo yan. At iintayin mo yung mga perang darating pa sa'yo at itatago mo yan. Kasi you have an important savings goal. So, nagkakaroon na ng direksyon yung mindset mo.
para mag-ipon ng mag-ipon na mag-ipon hanggang makarating ka doon sa goal mo. Having a right mindset is the first step to achieving your savings goal and life goal. So next na ikukwento ko sa inyo kung paano magkaroon ng right money habit. Kadalasan, ito ang nagiging mali. Pag dumating ang income, ang kasunod ng income, gastusin. At kung anong matira sa gastusin, yun ang nagiging savings. Mali yun. So dapat ang maging habit ninyo, ang maging ugali ninyo sa pag-manage ng pera ninyo ay ganito. Income, then immediately get your savings na plano mo kung magkano gusto mong maipon. At kung ano ang matitira doon, yun ang magiging panggastos mo. That is the right habit in money. Okay? Ang tawag doon, paying yourself first. Ibig sabihin ng bayaran mo muna yung sarili mo. So, bakit? Bakit paying yourself first ang tawag doon sa technique na yon? Kasi, pag dumating ang income at sinunod mo sa income yung expenses, ang ibig sabihin nun, you're paying other people. If you pay your rent first, you pay your landlord first, di ba? If you pay your food, if you pay your electricity, you pay them first. Lahat ng tao pinagbabayaran mo muna. At kung ano matira, yun ang magiging savings mo. At yung savings mo, yung ang tawag doon, yung bayad mo sa sarili mo. So, mali yun. Okay? So, pag dumating ang income, you pay yourself first by saving the money that you plan. And then, kung ano ang matitira, yun lang ang panggastos mo. Okay? And then, that's the time you pay other people. After, you pay yourself. Pay yourself first. So, that's the right money habit. And lastly, right comfort zone. Gaya ng sinabi ko, comfort zone is something na nakasanayan natin at binabalik-balikan natin bilang tao, okay? So, kailangan nating masanay na marami tayong pera. Kailangan nating maging komportable sa pera. So, sanayin natin na lagi tayong may ipon. At isipin natin na hindi tayo magiging komportable kung wala tayong naitatabing pera. Kasi pag naset mo ng tama ang ganyan comfort zone mo, tuwing mauubos ang pera mo, ang gagawin mo, mag-iipon ka agad. Tuwing napapagastos ka ng malaki, babawian mo ng mas malaking ipon sa darating na income mo. So that's the right comfort zone. Again, uulitin ko sa inyo ang tatlong konsepto na kailangan ninyo simulan para magkaroon ng tamang savings. So number one, the right mindset. Number two, the right habit. And number three, the right comfort zone. Maraming salamat. Sana marami kayong natutunan tungkol sa lesson na na-share ko today about saving money, having the right money attitude. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-inform kayo kung meron kami mga bagong video na darating. At sa susunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang iba't ibang technique para maging mas magaling kayo sa pag-iipon ng pera. Okay? Maraming salamat.